God is excellent. And God is the God of excellence. Therefore, God's people are to be excellent. Sabi po sa Matthew 5:48, be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. Perfection pa nga hinihingi, tayo excellence lang. God's people are to be known for and characterized by excellence. Philippians 4:8, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Ito naman po si Satan, syempre, archenemy of the Lord, kaaway niya talaga, and Satan, God's enemy, is also the enemy of excellence. So John 10:10, the Lord says, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life, and have it to the full. At ito pong life na to, sigurado ang gusto ng Panginoon sa atin, excellent life. Therefore, the stealing, killing, and destroying of Satan can very well refer to excellence as well. Satan steals, kills, and destroys excellence. Satan kills, steals, and destroys excellence in people. Ang atin pong naatas na topic, enemies of excellence. Aming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo, patuloy nagpapakumbaba, at kung sa kahabaan ng araw na ito, nagkaroon ng puwang ang kasalanan sa aming puso, kung may nagawa po kaming di kanais-nais, naisip, nasambit ng aming bibig, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo pong baguhin ang aming kalagayan sa pamamagitan ng aming paglapit sa inyo. Continue to wash us with the blood of Jesus. Continue protecting us from all work of evil men and evil spirits. And continue lifting out only yourself. Lord, we pray that you may be the speaker. We have gathered not to hear a human voice, but your voice. So we pray that you may speak powerfully in spite of your servant. May your servant only be your footstool, channel of your words. But may you, O Father, God of Moses, God of Abraham, be our speaker. Lord, we ask you to be powerfully present. And may your words be our healing, our challenge, even the rod that can straighten us up. Take over. These are your people, O Lord. This is your church. This is your activity. Preside over it. Speak to us powerfully and mightily in ways that can inspire us, can change us, and can make us more and more like your Son, Jesus, who is the God of excellence. Lord, we commit this time to you, confident that you hear, confident that you are here, in Jesus' mighty name. 7 enemies of excellence. 7 mga kalaban ng pagiging mahusay, napakahusay na tao, anak ng Diyos. Number 1, karamdaman. Illness. Poor health. Job 4:19 refers to the human body as houses of clay. Kaya mga Kristiyano, ano pong masasabi ko sa inyo tungkol dito? Your body is your limit. Kaya nga sabi sa Matthew 26:41, the spirit is willing, but the body is weak. So kailangan, kung gusto natin maging excellent, sa abot ng ating magagawa, tayo'y magsikap na maging malusog. Ay yung sinasabi nila lagi, mag-exercise, kumain ng tama, magpahinga, huwag gagalitin ang sarili, huwag maglagay ng unnecessary acid in your heart through anger and unforgiveness. It's important. It's important to be healthy. Because in order to be excellent, we must be vigorous and healthy. Kaya pag i-describe po yung excellent woman of Proverbs 31, sa verse 17, ano pong sabi dyan? She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. So maski babae siya, napakalakas ang kanyang bisig, nakakagawa siya ng maraming mabubuting bagay, she can pursue excellence. So yan po ang number 1 na kailangan nating tandaan. In pursuit of excellence, prioritize your health. Tanongin niyo nga ang inyong katabi, kumusta naman ang iyong exercise kanina? Ang iyong diet, kumusta? Kumusta yung pagpapagalit mo sa sarili na lagi kang nagre-reklamo, nag-criticize, nagtatanim ng suman ng loob, walang mangyayari. You cannot be excellent. Kasi kung kayo sumusukan ng dugo, o kaya para na tayong kalansay, paano tayo magiging excellent? Kahit napakataas at napaka-noble ng gusto ng ating espiritu, ang limitasyon natin ng ating katawan. Tingnan po ninyo yung mga pharaoh sa Egypt. They were almost like gods upon earth. They had power over life and death of throngs of people. Pero marami po na e-x-ray ngayon ng mga mummies na matay lang pala ng appendicitis.
O kaya ikinamatay lang abses sa bagang. Dahil wala, yung health eh. Napakarami po mga leaders ang gagaling. They could change the planet or the whole galaxy, but they become ill. And they become helpless. And they are not able to pursue their quest for excellence. Not only for themselves, but also for their people. So number one enemy of excellence, karamdaman. Hindi natin mababago yung nandyan talaga, lalo't mga congenital situations. Pero mai-improve po natin yan through diet, exercise, lifestyle. Mahalaga. Pangalawang enemy ng ating excellence, katamaran. Masdan nyo ang inyong katabi. Proverbs 12:27, the lazy man does not roast his game, but the diligent man prizes his possessions. Gano'ng karami sa inyo ang nakaalam na ang karne higit lalong sumasarap pag iniihaw o piniprito. Talaga ang flavor nag-i-improve. Sabi sa Proverbs 12:27, yung daw tamad, hindi na niya iniihaw. Siguro kinakain niyang hilaw. O kaya ihuhulog na lang niya sa kumukulong tubig, nilaga na lang. Pwede na rin, pero hindi ganun kasing sarap. So yun lang iniihaw mo pa, may pursuit of excellence na agad yun. Kaya kung minsan yung iba nag-aadobo, tatanggalin pa nila yung mga sarsa, ipiprito pa ng konti para mag-brown at ibabalik na lang yung sarsa, yun ang masarap na adobo. Ecclesiastes 10:18, if a man is lazy, the rafter sag. If his hands are idle, the house leaks. Tama nga naman. Pag tamad yung tao, nakikita niyo po yung mga bubunga nila, halos mahulog na, tumutulo pag umuulan, hindi nagagawan ng paraan. Walang quality life. Pagka natutulog at umulan, magigising dahil nababasa, namamayong, paikot-ikot, ang daming lata. Kasi hindi inaasikaso. Kaya ano po yung challenge? Maging ng Hebrews 6:12, we do not want you to become lazy. Hindi dapat tatamad-tamad. Pag tatamad-tamad ang tao, hindi pwedeng maging excellent. Because you go the extra mile. You go to the max. Nilalampasan mo yung sarili mo, yung dati mong record to be excellent. Kaya ano po ang antidote dyan sa katamaran? Magbanat ng buto. Pangatlo po, nakalaban ng excellence, kamangmangan. Ignorance. Lack of knowledge. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. At ano pong sabi ng Proverbs 10:14, wise men store up knowledge. Sa excellence po natin, anong knowledge kailangan meron tayo? Knowledge of software and hardware. Knowledge of ideas and knowledge of tools, knowledge of technology. The last 100 years of human history has been shaped by technology. And by the day, by the minute, it seems like technology will play more and more roles in our lives. Sino sa inyo hindi marunong mag-computer? Tigil-tigilan nyo yan, hindi nyo alam yan. Hindi nyo yan maiiwasan, nandyan na yan. Yun lang iba, mag-cellphone at text, hindi ako marunong yan. This is an attitude. Ang hindi marunong ng makabagong teknolohiya, maipag-iiwanan. Kaya kailangan, you want to be excellent, maghabol sa karunungan. Kailangang maghabol. Especially ideas, and especially also technology. But technology is something that you must master, otherwise it will become your master. It's important, brothers and sisters. In the name of the Lord, and for the advancement of God's kingdom, be state of the art. Hindi ka dapat museum piece. Consider all the great peoples, the great civilizations, the great achievements of all of history. Those people, those civilizations were able to achieve because during their time, they were state of the art. Advanced sila kaysa dun sa iba. Kaya sila nakapamayani. Kaya sila nakapaghari. Kaya naabot nila yung pinakamataas na pwedeng abutin ng human development during their time because they used technology. Hanggang ngayon nga, hindi pa matanto ng mga tao kung paano na ilagay yung kahuli-hulihang bloke ng pyramids of Egypt. Technology. Kailangan meron tayo niyan. At ang kalaban po niyan, mga kapatid, yung museum style of traditionalism. Yung hindi pwedeng gawin yan kasi hindi pa natin nagagawa yan before. Hindi natin alam yan, therefore hindi natin dapat man lang tangkaing alamin. Ito ang hindi pwedeng maging mga excellent. Napakabilis ang pagbabago ng panahon. Napakabilis. Ang technological advances in the last 100 years, kulang pag pinagsama-sama mo yung last 5,000 years.
Kaya dapat po tayo, kung hindi man tayo nangunguna, hindi man tayo mapag-iwanan. We've got to know. Isa pang kaaway ng excellence, katamlayan. Lack of intensity, lack of passion, lack of energy. Colossians 1:29, to this end I labor, struggling with all His energy, which so powerfully works in me. Of course, Paul was talking about evangelism, about the work of the Lord. And we are here, we want to be excellent, not for anything else, but to be excellent for the Lord. So we've got to do it with all His energy. May feelings be passionate. People who don't have passion are half dead. Kailangan merong feelings, may strength, may dedication. Make sure that the things you are living for are worth dying for. Because if not, they're not worth living for. Kaya pag meron tayo ng ganong klaseng conviction, meron tayong passion. And if there is passion, there is focus. Kasi pinsan po nitong lack of passion, lack of focus. Even in our ministry, focus is very crucial. Hindi pwedeng sabog, hindi pwedeng kalat ang isip, kalat ang ginagawa, kalat ang style. Sa faith nga, kailangan nakafix tayo, nakafocus. Sabi sa Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus. Why fix our eyes on Jesus? Because there are so many things, so many people, so many reasons that would discourage us. Maraming pwedeng tingnan, maraming pwedeng makagulo sa atin, maaaring pwedeng makapagpahirap sa ating isipan. So, pag sinabi sa ating, let us fix our eyes on Jesus, pag nakafix tayo sa Kanya, marami tayong malalampasan because there's focus. And even in life, if there's focus, we can transcend many barriers. 2 Corinthians 9:2. For I know your eagerness to help, and I have been boasting about it to the Macedonians, telling them that since last year, you and Achaia were ready to give, and your enthusiasm has stirred most of them to action. Alam niyo po, ang tao pag may passion, pag may enthusiasm, nagagawa yung trabaho, hindi lang kasi nagagawa niya dahil meron siyang passion, kundi maraming nahahawa sa kanya. Marami tuloy tumutulong, nagagawa ang dati-rati mahirap gawin. So ano pong masasabi ko mga kapatid? Magpakasigla. Eh paano naman kung nakaupo lang kayong ganyan na parang inaagaw kayo ng antok, anong klaseng sigla mangyayari sa buhay? Kailangan alert. May parang ready to jump, ready to pound at the enemy, ready to run, ready to fly. Alert. In whatever you do, to be excellent, brothers and sisters, you should be passionate. We must be passionate. Panglima na enemy of excellence, kababawan. Yung kasiyahan sa kulang. Kulang na kulang na, kontento pa. May problema ka, kapatid. Yung sobrang complacency, ang maipapayo ko, huwag makontento agad-agad. Kailan po tayo dapat makontento? When we've already done our best, given our best, when we have consistently been excellent at our tasks. Tapos ito pa rin yung nangyayari, ito yung nagiging bunga, kahit medyo kulang sa kagustuhan natin, that's when you become contented. Pero yun ay sa dulo, huwag sa umpisa. Kasi yung mga taong contento agad, walang ambisyon, walang goal, walang mararating kasi wala namang gustong puntahan. It's important. Yung a healthy level of discontentment with what is not good enough, what is not enough, is important to make us excellent. Ano pa po ang pang-anim na kalaban ng excellence? Kahirapan, karukhaan, poverty. How can people excel when their consuming concern is survival? Paano ka makakataas ng matatayog na mga mithiin kung kumakalaman sikmura, kung nagugutom, kung pinapapaka ng lamok at katulman ay walang maibili? Paano ka magiging excellent? Paano ka magiging excellent kung iniisip mong kakainin mo bukas? Hindi ka makalayo, hindi ka makabuelo, hindi ka makaangat dahil lagi kang hinihil ng kahirapan. How can people excel when their consuming concern is so basic in nature? Eh, yung excellence, eh, napaka-sophisticated na nun, ang taas-taas na nun sa levels and hierarchy of needs. Paano tayo mag-excel kung ang pwede lang nating puntahan ay yung libre? Kung na-born again home more than 25 years, may discount. Bakit nga ba ang mga anak ng Diyos, marami, mukhang discount? Itanong nyo nga sa katabi nyo, mukha ka bang discount? Pupunta sa Christian bookstore, may discount ho ba? Sasabihin ng clerk, bakit? Stockholder ho ba kayo dito?
Hindi. Eh, Christian ako. Eh, Christian pala kayo. Christian kami. Ba't yung papatayin yung negosyo namin? Bakit hindi kayo nanghingi ng discount? Pag pinagbigyan namin kayong lahat, di bukas sarado na kami. Para maging excellent, mga kapatid, don't always expect a discount. Kasi part yan noong culture of poverty, noong culture of kahirapan and karukhaan. And if we are in that culture and in that mode of thinking, we will never go beyond it. Because you are what you think of yourself. And people will treat you how you treat yourself. So mahalaga po. Liban na lang talagang nag-aagaw buhay tayo at kakainin na lang natin. Kung gawain, lalo Christian work, merong fee, magbigay tayo. Pwede pang sobra eh. Magkano ba ang fee? 200 lang? Pwede pang 500? Ganon. Eh, iba, natatakot yung iba eh. Baka tayo malugi. Baka tayo, ano, makulong kinabukasan yan. Dahil hindi tayo nakabayad ng mga suppliers. Alam niyo pong kulang sa Christian culture, especially in our country? Excellence. You know why? Because everybody wants a discount. Gusto lahat libre. Pastor po ako, libre. Eh, ngayon po, kung pastor kayo, anong ibig sabihin? Libre? Itatrato ko kayong dukha? Ganun ba gusto niyong treatment? Di po ba? If everybody contributes to activities like this, halimbawa, merong, sister, sabi niya sa clerk, 400 na lang ang singilin mo sa akin. Kasi baka merong hindi maka-afford, i-apply niya na doon. Beautiful. Laging ganun, hindi yung kahit kaya, gusto pa natin. May scholarship yan, well, thank you, sa iba niyo na lang ibigay. Mayaman ka siguro, hindi naman, pero mapipilit ko namang mababayaran yung para sa sarili ko eh. Kaya ibigay na natin sa talaga doon sa walang kaya. Huwag na tayo nakikipag-agawan doon sa mas konti ang kakayanan kaysa sa atin. Kasi magtagumpay man tayong maagaw yon, may nawalan. Paano naman kayo makakatulog ng mahimbing kung may nawalan? How can you have an excellent sleep? Kaya hindi maka-take off, take off ang marami natin mga projects, mga Kristiyano, because we lack the culture of excellence. Sanay kasi tayong lagi nilang TY. Libre ba ang Bible? Ano pa mga libre? Libre ba ang program? Opo, pengen lima. Aanin nyo? Eh, libre eh. Tungtungan sa baha. Basta libre kahit ano, kahit siguro 50 kilong bakal, ito ho libre. Kukunin ko rin. Kasi libre. Proverbs 11:24, ano pong sabi dyan? One man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Ang mga kuripot, naghihirap. Sasabihin, eh kaya nga kami nagkukuripot kasi mahirap. Baligtad ho yan. Kaya kayo naghihirap kasi kuripot kayo. Baligtad rin nyo, get out of that trend. Maiba-iba. Kumbaga, Ferris wheel, ikot ng ikot, walang nararating. Tumalon kayo, umalis kayo dyan. Eh, yung tumalon kayo, pag malapit na sa lupa, siyempre naman. This poverty cycle must be broken. It must be broken because our God is a God of wealth. So, withhold excellence. Pag ginamit din natin yung principle na yan, and you will become poor or remain poor. Mahirap mag-excel pag mahirap ang buhay. Kaya kailangan umalis tayo dun sa poverty mode. So, sabihin natin, mahirap ang Pilipinas. Di po totoo. Bakit ang simbahang Romano, napakaraming pera ang ipinapadala sa Roma taon-taon. Isa sa mga pinakamalalaki na tatanggap ng Roma yung galing sa Archdiocese ng Maynila. O bakit yung mga iglesia ni Cristo, ang lalaki ng mga templo, pag nagpagawa sila, 6 na buwan tapos. Tayong mga Kristiyano, 6 na taon na, iisa pa yung bubong. Paano? Wala na lang tayong ginawa, kundi ang taya, yung 2 o 3 pamilya sa church na medyo may kaya, lagi na lang sila yung taya. Magkakamp, pati sila na naman taya sa anak natin. Laging sila yung taya, nakalbo na sila, nakuba. Bumalik na sa kulto, nadala. Kaya huwag naman nating dadalain yung mga ilan-ilan na may kaya. Kailangan, kayanin din natin. Sapagkat yung Diyos niya, Diyos din natin eh. At saka paano kayo maging excellent kung puro tayo laging mahirap? Eh, mahirap, hindi naman pinapakinggan yan. Ecclesiastes 9:16, but the poor man's wisdom is despised. And his words are no longer heeded. To excel, we've got to be heard. We've got to have our place under the sun. We've got to be seen. We've got to see and be seen. We've got to hear and be heard. We've got to participate in this beautiful cycle of life.
But if we're encumbered by poverty, that is nearly impossible to do. So you want to be excellent? Get out of poverty. You've got to do that. Get out of poverty. Hindi natin kasalanan kung tayo ipinanganak na mahirap. Pero sa hinaba-haba ng buhay nyo, 40, 50, 60, 70, 80 years, namatay pa rin kayo mahirap, may kasalanan na kayo dyan. Imagine, apaka-consistent. Ang hirap maging consistent and then you become consistently poor. That's great energy to do. Naniniwala po ako, deep in my heart, ang Panginoon nating Diyos, fair. Do you believe that? Binibigyan niya lahat ng tao ng pagkakataon. Yung iba lang sobrang tamad. Ito na yung pagkakataon, hindi pa niya nakuha. O binigyan na, nagpakatamad-tamad pa, nagsinungaling pa, gumawa pa ng mali, natanggal pa yung opportunity. We are walking advertisements of ourselves every time. People see us, people heal us. At kung alam nila na mahusay tayo, mahusay yung pagkataon natin, nagkakaroon niya ng opening, may kapatid na may naglagay ng bodega, may tiyang nagtayo ng panaderya, maaalala at maaalala kayo. Pero yung iba, nandun na, natatanggal pa. Kasi, lack of excellence. Sabihin mo, ang Diyos ba unfair? Pinanganak akong mahirap? Ang dami rin naman yung pinanganak na mahirap eh. Yumaman din eh. Ano nalangat? Gusto ko nalang magbukod tanging na iwan dyan. Ano pinaggagawa mong napakatagumpay na hindi mabago-bago ang iyong kalagayan sa buhay? Poverty mentality. Ano po yung alam na alam nyo na to? Matthew 25 verses 20 to 29, the parable of the talent. Nagbigay ang Lord ng 5 talents dito, 2 talents doon, 1 talent here. That's an amount of money. The man who had received 5 talents brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. Yung 5 binigay sa kanya, naging 10. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with the 2 talents also came. Master, he said, you entrusted me with 2 talents. See, I have gained 2 more. Naging 4 yung dalawa niya. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See? Here is what belongs to you. Iisa na lang ang binigay sa kanya. Nilubog pa sa lupa. Kinutkot ang lupa nung dumating ang accounting. O eto ho. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the banker so that when I returned, I would have received it back with interest. So nakita niyo, business-minded than Diyos, ha? Take the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. Lahat binibigyan ng pagkakataon. Yung iba malaki lang binibigay, yung iba malaki-laki, yung iba medyo maliit, depending on your capacity. Pero pag pinamarami mo yun, matutuwa rin ng Diyos, pararamihin din niya. Paano naman makakalampas ang ating bayan kumisang sa poverty? Walang taong gusto magtrabaho. May isang magtatrabaho sa pamilya, 6 nakaasa. May isang nasa abroad, panayang padala ng drawing ng paa. Panayang parinig. Panayang sulat. No? Hindi magtrabaho o kaya magtiis habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Marunong gumasta, hindi marunong kumita. Paano tayo magkakaroon ng excellent country? Kailangan lahat nagtatrabaho. Sabi na, eh, paano yung mayaman, yung mahirap, humihirap? Ayun na nga, ikinwento na ng Matthew kung bakit. Of course, there are some who really deserve a break, that they really work so hard. But you know, if really working so hard, tapos wala pa rin kayong premyo ngayon, darating na yon. Kasi ang Diyos di natutulog eh. Pero kung bigla kayong ayaw nyo na, aayaw na kayo, hindi na naman kayo makakarating dun sa awarding ceremony. Alam ng Panginoon. Nung araw, galit na galit ako dyan sa mga opisina. Tapos after 6 months, tanggal ng tao. 6 months, tanggal ng tanggal, renew ng renew. Pero meron ka namang halimbawa, after 6 months, gawin mo siyang regular. Anong gagawin? Mag-i-strike na. Ilalabas na lahat ang masasamang kostumbre. Ilalabas na lahat ang mga kaugalian. Ilalabas na lahat ang katamaran. Kasi regular na eh. Kaya nakakadala talaga.
nagkaroon na lang pagkakataon, mawawala pa. Nagagalit din ako niya sa mga fast food, tapos lumigwak lang ng konti yung juice, may salary deduction yung worker. Huwag mo naman bigyan ng salary deduction, galon-galon, talagang tinatapon na lang. Ayaw na ayaw kayong bandit lock, nawawala ng dignity yung mga tao, nagtatakbo para hanabulin yung bandit lock. Tanggalin mo naman, alas 10, alas 11, magpapasok ka ng mga tao. Alas 12, nagsusuklay pa. We are being treated like this because we are also guilty as a people. Siyempre, kung napagkakatiwalaan ba naman tayo, di pagtitiwalaan. So, kailangan umalis po tayo sa poverty mode. Make wealth. That's what you should do, Christians. So you can afford being excellent. Because excellence is expensive. Quality is expensive. So be excellent at multiplying God's talents. Alam niyo po, lalo yung pera, malulungkutin. Naunawaan niyo ako? Ayaw niyang pupunta sa mga pitakang walang kasama. Pag ipinasok niyan doon, agad-agad aalis. Malulungkutin eh. Ang gusto ng pera, pupunta doon sa mga bulsang maraming laman. Nagtatagal sila doon, nanganganak sila doon, dumadami sila doon. Kailangan maliit na opportunity, take advantage of it, do something. Huwag puro consumption, invest, make wealth. Konting ginagawa nyo, nakikita nyo, may na-attract, dumadating na sila. Parang restaurant, di ba? Pagka walang taong kumakain, papasok na, ay, walang tao. Huwag tayo dito, baka di masarap. Pero nakita nyo, punong-puno ng tao, dun tayo, baka masarap. Ganon din po yung salapi. Papasok na lang sa wallet nyo, nakitang siya lang palang mag-iisa doon, aatras. Kaya kailangan magsikap tayong alika dito, magpapakahirap ako na magkaroon dyan at hindi ko yung aalisin dyan para magkatawag ng kahit konti. At pag dumami-dami na kayo, marami na yung matatawag nyo. That's how you make well. Sipag. Kaya sabi ko, hindi natin kasalanan kung ipinanganak tayong mahirap, di naman tayo nakapamimili ng magulang. Pero pag nakamatayan nyo pa yan, may kasalanan na kayo. At least nag-cooperate ka, nakapangyari siya. Kakambal po nitong sinasabi natin na kahirapan at karukhaan, nakaaway ng excellence, kapatid na kambal, ay yung kaisipang dukha. Kaisipang pangmahirap. Poverty mentality. Madalas ko yung na-encounter. Ipapagawa ko sa karpintero, ipapagawa ko sa electrician, ipapagawa ko sa latero. Mahirap po yan. Sabi ko, talagang buhay mahirap. Alam nga namang madali lang ang gawin mo. Anong magagawa mo? Wala. Kung takot ka mahirapan, you cannot be excellent. Puro ang gusto lang gawin, yung madali. Naku, ilulubog pa ho natin yung wire, itapal na lang ho natin dito sa harap. Para madali. Iyan ang nadidinig sa mga taong may poverty mentality. Mahirap yan. Hindi ito nadidinig sa mga taong nagtatagumpay. Pangalawa po, pwede na yan. Bura-burahin nyo nga sa bokabularyo nyo ito. Yung pwede na yan. Bakit ang sound system natin parang may popcorn sa loob? Pwede na yan, Kristiyano naman tayo. Alam ko, Kristiyano tayo, pero hindi naman tayo nagtitinda ng popcorn. Bakit ang ilaw natin ang didilim? Pwede na yan, mauunawaan na ng mga kapatiran. Hindi ka masyadong handa? Sige, pwede na yan. Alisin nyo nga yung pwede na yan. Dapat hindi pa pwede, pwede pa yung dagdagan. So you can be excellent. Hindi pwede na yan. Meron pa po. Ito talaga, talagang tumitibok-tibok ang tenga ko pag nadidinig ko ito eh. Bakit ang mga tao hindi ito ginagawa? Bakit ang banyo ang dumi-dumi? Bakit yan sa mga yan? Ganyan talaga yan. Huwag nyo ngang masabi-sabi yan. Ganyan talaga yan. This is surrender. This is saying that you are helpless. But you cannot do anything about it. Kaya kakambal na nyo yung sasabihin ko, wala tayong magagawa. Yan ay nadidinig lang sa mga talunan. Wala tayong magagawa. Sa isip mo palang, wala na. Paano pagagalawang yung katawan? Eh, nag-iispisa yan sa isip. This is poverty mentality. Mahirap yan, pwede na yan, ganyan lang talaga yan, at wala tayong magagawa.
Hindi dapat pagsawaan ang paggawa ng tama, ng mabuti, ng maganda. Spiritually, materially, socially, it's all true. Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. At pag tayo po'y natutokso na panghinaan ng loob, panghinaan ng espiritu, tandaan natin ang Philippians 4:13. Pwede kong pagandahin ang quality because God gives me strength, especially if what you're going to do concerns the expansion of God's kingdom. Hindi pwedeng pwede na yan. Yung walang kalatoy-latoy, walang organisasyon, magulo, walang planning, walang delineation of duty, there is confusion because you may create a lot of unhappiness in people. You know, when they are unhappy, they don't help you. People need help, especially in the beginning and in the end. And remember this, only those who are liked by others will get that help. So when we give our best, when we continuously exert the best effort, it is impossible for people not to notice that. It's impossible. Minsan po, ako'y nagtatrabaho nun sa isang secular firm. I was very young. I was 17 and I was working. At pinag-aantay ako ng sundo ko pagka-uwian na, mayroong isang gwardya na pinapayong-payungan niya ako pag medyo umuulan-ulan. Kakausap siya doon, tutulong-tulong. Nalaman ko na siya pala yung college graduate naman. Hindi lang mapasok talaga. Wala daw kakilala, walang kaganyan, walang kaganon. Nagsisikap siya. He was doing beyond his call of duty. So what did I do? I created a position for him. Nag-create ako ng tatlong position kasi alam ko tatawad ang personnel. Sabi ng personnel, isa na lang muna. Oh, sige. Masama pang loob ko. Pero isa lang naman talaga yung ipapasok ko. So sinabi ko, isa yun, di nawala. Di ba? Style. Ipinasok ko po itong taong ito. Lumuha ito ng bato. Pero natuto. Ngayon, manager na ng bangko. Eh kung gwardiya ako, bakit naman kita papayungan? Wala naman singkil. No? Gwardiya lang ako. Anong pakialam ko sa'yo? Mananatiling gwardiya yun forever. Nakakita na ba kayo ng mga driver na ayaw magbuhat man lang? Bakit ayaw mo magbuhat? Driver ako. Matatanggal mo pa. Yan ang sinasabi ko na ang lahat po ng tao may pagkakataong masenso, pero nasa iyo na kung negative o positive attention from people ang makukuha nyo. Kasi let's say, ikaw ay ganun, gwardiya o naging clerk ka doon sa office. Magaling ka uli, ang galing-galing mo. Napapromote ka hanggang may nakapansin ng manager ng banko na client ng kumpanya namin. Kinuha na siyang supervisor ng banko hanggang ay siya nang inyong manager. You cannot keep a good person down. You cannot because God is just. So kung tayo po ay nag-iisip magtampo sa Diyos, magtampo sa planeta, sa buhay, bakit ako mag-isip-isip, manalamin? Baka akala niyo lang excellent kayo, hindi pala. Kaya nagtatampo tayo sa Diyos. Room for improvement is the biggest room in the world. The admission that we lack something very good is already the beginning of receiving it from God. Nag-uumpisa na nating tanggapin yung blessing, kinikilala pa lang natin na kulang tayo. Pero yung nagpapanggap na ako'y punong-puno, hindi yun nalalagyan kahit kailan. Kaya mahalaga po yung pagpapakumbaba. Isa pa, na madinig nating madalas sa mga talunan, sa mga walang mangyayari sa buhay, bukas na yan. A day late in planting means a day late in harvesting. And sometimes, when there are seasons to observe, a day late in planting can mean no harvesting at all. Because sometimes, one day late is one day too late. Sabi po nila, strike the iron while it's hot. That's good. But winners will say, make the iron hot by striking. Bakit nyo lamang siya pupukpukin habang mainit? Ba't di nyo initan para mapukpuk? Kailangan gumagawa tayo ng paraan. Ano pang madalas lumabas sa bibig ng mga taong walang excellence? Daing. Hindi po dried fish. Daing. Mabilis. Hindi malumi. Hindi malumay. Daing. Wala na yata ang pinakamabigat na kasama sa planeta, kundi yung taong paladaing.
At lahat ng kaginhawahan at karangian sa buhay, allergic sa taong paladaing. You always complain and grumble against people, against the weather, against each other. Wala pong mangyayari dyan. Kasi dapat yung energy ginagamit natin sa pag-engineer, pag-channel ng situation towards something that we like. Hindi lang sa pagre-reklamo, pagre-reklamo, pagre-reklamo. Kaya even in human relations, ano pong sabi sa James 5:9? Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. Of course, another quality of poverty mentality ay yung sandal, yung hingi sa kapwa. Laging nakahingi. Laging nakahingi. 2 Corinthians 11:9, sabi ni Paul, I have kept myself from being a burden to you in any way and will continue to do so. Sabi niya, kahit ako ang nagpundar ng church, ako'y pastor, at dapat lang na suportahan niyo ako, hindi ako umaasa sa inyo. Gumagawa pa rin ako ng dapat kong gawin para kayo mabuhay ng hindi pabigat sa inyo. 1 Thessalonians 2:9, we work night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. Kailangan po tayo, mga kapatid, hindi dapat tayo pabigat sa kapwa. Pwede lang tayo maging pabigat if we are too young, too old, or too sick. Otherwise, hindi dapat. Hindi ko mamay tumulong sa inyo ng Lunes, Martes, obligasyon na naman niyang tumulong, Miyerkules, obligasyon na naman niyang tumulong, Huwebes, tinaganan niya kayo. Dahil abuso na. Sabi nga ng matatanda, nailubog ang kamao, ilulubog hanggang buong siko. So, importante, hindi ganun. Let us see that, Lord, na maipakita natin sa Lord that we work well. Hindi tayo nagiging pabigat. Magkaroon ng can-do attitude. At magkaroon, mga kapatid, ng prosperity mentality. Number 7, na enemy of excellence, kawalan ng originality. Puro na lang pangungopya at panggagaya sa iba ang ginagawa. Hindi ka magiging excellent. Ewan ko kung bakit naging sakit ang ating bayan. Nat King Cole ng Pilipinas, Doris Day ng Pilipinas, di ba? Ito si Michael Jackson ng Pilipinas. Bakit hindi pa nagkakaroon ng halimbawa ay Eddie Peregrina ng Amerika? Bakit tayo na lang kailangan laging mangopya ng mangopya? We cannot be so good and so excellent if we're always copying. Being untrue and being unfaithful to self is being untrue to our Maker. Sabi sa Psalm 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Do you believe that? We are wonderfully made. And you are wonderful just by being you are the version, the better version of what you are. Excellence can be achieved only when people operate according to and within their design and within their giftedness. Ang Holy Spirit nagbigay sa atin ng personality, giftedness, and all. We should operate along that. 1 Corinthians 12:11. All these are the work of one and the same Spirit. And He gives them to each one just as He determines. So ang Holy Spirit ang nagde-determine kung anong giftedness natin, kung anong ating magiging papel sa buhay. When you operate according to that giftedness, you can be excellent. But when you are walking behind somebody's shadow, when you live behind somebody's image, nangungopya lang kayo ng nangungopya, you will only be a poor copycat. Eh, sinabi si Cherry Hill tungkol dyan. Diba? Nagiging copycat lamang, mahirap. Nothing grows in the shadow of another tree. You've got to get your place under the sun. So ano pong challenge yan, mga kapatid? Be yourself. But the best version of yourself, because you also have the worst version of yourself. Malapad yung ating pagkatao, malalim. Merong pinakamabuti at pinakamasama dito sa dulo. Be the best version of your own self. Be true to your Maker. Kita nyo po yung mga writer, painters, artists that achieve great levels of excellence. Sila yung nag-e-essay ng what is true about themselves. Yung magagaling ng mga Filipino writers, even in the English language, those that write about their barrio, when my brother Leon brought home a wife, o yung mga ganyan, yung tungkol sa baryo nila, alam nila, kilala nila, they can excel. Yung ikaw ay totoo sa sarili, you can be excellent. So, anong masasabi natin dyan? Be original. As the Lord designed you to be.
Ano po ang enemies of excellence, mga kapatid? Karamdaman, katamaran, kamangmangan, katamlayan, kababawan, kahirapan, at kawalan ng originality. Gusto kong dagdagan ng konti, kakuriputan. You cannot be excellent kung kuripot kayo. Hindi ko sinabi maging bulagsak kayo. Ang sabi ko, hindi tayo dapat kuripot. Especially mga work ni Lord, supportahan natin yan. Let's not always expect na libre. Support natin. Work ni Lord, binibigyan mo, sinusuportan mo, hindi ka ba niya susuklian? Let's get out of poverty mentality. At kumisan, isa pa pong nagdadagdag sa ating enemy of excellence, yung unprogressive meaning of spiritual. Nakala nilang ibig sabihin ng spiritual, yung gutom. Kasi daw, blessed are the poor. O sister, blessed are the poor in spirit. Hindi blessed are the poor. Kaya lang naging blessing maging poor. Blessed are the poor in spirit when it comes to their own righteousness and sins. It means that spiritually I am poor. Then they are blessed because they know where they stand. They can be corrected. Hindi blessed na maging poor per se. Akala ng iba, pag nag-enjoy ka sa buhay, magandang sasakyan mo, magandang baro mo, worldly ka na. E sino yun ngayon yung spiritual, yung gula-gula nitang baro? Sabi ni Lord, I came that you may have life and have it abundantly. Of course, another enemy of excellence, yung kawalan ng planning. We should plan. Plan activities, plan your life, plan. It's important. And another, dagdag, enemy of excellence, destructive competition. Destructive work against others. Pag meron kayong sinisirang tao, o sinisira ang tao, yung lakas nyo na dapat nagamit sa pagbuo ng sarili nyo, naubos nyo na sa pagsira sa kanya. So pareho lang kayong sira. It's important to use your energy in being what you ought to be, not at hiding what you are. Marami pong baggage ang buhay, but those that will be excellent must travel light. Dapat tanggalin yung mga pinag-usapan natin ng mga pabigat sa buhay, mga attitude na pampabigat, mga kasalanan na pampabigat. Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Be excellent. It is your duty to yourself, to your country, and to your God.